Hello again, welcome back po sa ating YouTube channel. As you can see po sa ating monitor, nakita nyo naman po, di ba? 7,500 ang EXP needed. So, paano po nangyari? Okay, so ba't ako naka-side view? So, paano nga po ba nangyari? And, bakit siya nadagdagan at saan galing yun pong 7,500 na yan? So, ito po yung explanation guys. Dito po yun sa ating card. Ito, okay? So, ang sabi po kasi dito is, okay, EXP upper limit card. Okay, with the EXP upper limit card, the upper limit of experience points in the room will be increased accordingly. After claiming this card, you can find the card in your baggage. Then, you can send it to your room or someone else's room. Okay, so ito po yung na-observe ko na kanina dahil kahapon ko pa po ito pinag-aaralan. Dahil itong una, nalilito talaga ako. Saan siya napunta? Okay, so makiklaim naman po natin itong card na ito if kayo po ay makaka-receive or ng mga gold coins sa loob ng patroom nyo tulad na sinabi ko po kahapon. Okay, kapag po nahagisa ng patroom ninyo ng 1,000 gold coins is equals na po yun sa isang card or isang spin. Depende po sa ma-spin o sa malalaki draw or sa madodraw mo dito. Okay, depende po sa madodraw mo sa ating ruleta. Okay, kung ang na-ruleta, kung ang na-draw po ninyo is yun po nga card na which is one day, ayun po ay EXP, hindi po yung direct, kumbaga eh, hindi po ito magpapa-level. So, ang explanation po na sabi dito, observe na po natin, kaya nakita nyo po dyan 7,500 upper limit. Ano po? So, ang explanation po, di ba po dati is 3,000 only ang ating limit sa EXP per day. So, dito pong event na ito, with the, kasi po weekend lang siya, nadodoble, di ba? Sabi po dito sa setting, dito sa ating rules, okay? Nadodoble siya every weekend hanggat may event. Ano po? So, meron pa tayong 7 days event. So, kapag hinagis nyo po yung na-receive ninyo na card sa inyong party room or sa others room, sa mga friends ninyo, madadagdag po yung inyong upper limit EXP needed. Okay, madadagdag po siya ng every quad card, di ba po, 500. So, yung 6,000, magiging 6,500, 7,000, 7,500. Actually, hanggang 7,500 pa lang po yung nakikita po dito sa ating mga PRs. Ano po? Ayan. So, ayan po yung sample, 7,500 EXP, upper limit. Kasi ang pagkakaintindi ko kahapon, akala ko, pag inihagi sa party room mo yun, yung 500 na card na yun, ito nga po, ito, itong card na ito, akala ko, yung nasa baggage ko kahapon, akala ko is yun ay mag-a-add sa ating EXP, which is mali. Ayun po pala is upper limit. Kumbaga, dating 3,000 o ngayon 6,000, magiging tataas ng tataas. So, saan ito pwedeng gamitin? Advisable lang po ito sa mga may event. Ano po, sa mga may event, kasi sa mga normal PR, hindi naman natin agad natin malalagay ng ating mga PR ng ganun kalaki na coins, di ba? Unless, napaka-blessed ninyo, marami kayong coins, so, hagis lang kayo ng hagis sa loob ng inyong party room. Ano po, or marami nagtatasking, ganyan. Kumbaga, depende po yun sa tasking, depende rin po sa ginagawa ninyong ihahagis nyo na baggage. Okay? Pero ang sabi po dito is upper limit, hanggat na re-receive ni Star Maker PR ninyo, yung pong sa card na which is 500 plus 500 plus 500, so go lang po. Okay? Hagis na lang kayo po ng hagis hanggat tumatakbo pa yung inyong EXP upper limit. Tulad na nakita nyo po, is nakakita ako na hanggang 7,500. Which is ang party room ko naman is ano lang, hanggang 6,500 pa lang ngayon. Okay, kasi late yung aking tablet. So, sa number 5, if the experience point guard is drawn, this part of the experience point reward does not occupy the daily experience limit. So, yun po yung in-explain ko sa inyo kanina. Ano po? The daily experience limit. Or not occupy the daily experience limit. So, mag-a-add pa siya. Okay, tulad ng sinabi ko nga po kanina, if the drawn reward is the experience limit card, it will be increased to the room experience limit correspondingly after doubling the experience limit on Saturdays and Sundays. Okay,
So, ibig pong sabihin, yung 7,500 na nakikita nyo is madodoble pa po yan hanggang 12,000. Malamang. Ano po? Malamang yon. Dahil ang sabi niya is double. Double the upper limit of Saturdays, limit on Saturdays and Sundays. Diba? Ito naman po, nakita natin sa rules. Okay? So, advisable, syempre, madaling male-level up ang partner ninyo, lalo-lalo na kung ikaw ay nasa level 1 pa lang. Diba? Gasino na yung AXP ng level 1. Napakaliit. Okay? Yun, pwede po natin yan na gawin sa level 1 na kinabukasan, level 2 na yun. Diba? Ganun lang kabilis. And then, ayun, din lang po dun sa ating, dito sa ating card, yung aking concern, dahil marami po yung nalilito. Kahit ako, nalito rin ako. At isa pa, pag itong card na ito is inihagis natin sa loob ng party room, akala natin is magdadirect yun yung EXP 500 na yun sa account ng ating hinagisan, which is hindi. Ang ibig sabihin po pala nito is upper limit card. Okay? Ang upper limit card is additional EXP. Okay? Tulad ng sinabi ko uli kanina, imbis na 6,000, imbis na dating 3,000, imbis na 6,000, magiging 6,500 once na maghagis ka noong card na yon. If nanalo ka or na-spin mo yung card na ito nga nga sa lucky draw. Okay? So, bago tayo makakuha syempre nito, bago tayo makadraw nito, dapat is makaka-receive ang party room natin ng gold coins. Hanggang 6 spin to, di ba? Hanggang 6 spin. Okay? So, ibig sabihin, 6 spin, 6,000 pesos. Or 6,000 pesos. 6,000 worth of gold coins. Ang pwede nyo pong mailaman muna sa inyong party room bago kayo makapag-lucky draw dito ng 6 times. Okay po? Ayan, so clear na po tayo doon po sa ating lucky draw dito po sa card upper limit, ha. Okay na po yun. Yun po ay additional EXP. Ano po? Additional EXP. Okay? So, dito naman po tayo sa grab the mic. Ano, napakahirap, kung baga titingnan natin sa task, napakahirap i-reach ang 100 grab the mic. Ano? Dahil kailangan po i-successful na 100 kang mag-grab the mic. But anyway, nagawa naman natin ang paraan. Na-reach natin yung 100 times na grab the mic. At saka, ayun po, nagkaroon na po agad tayo ng 500 EXP. Which is, ang explanation po ng ating grab the mic ay every song or every grab the mic ay meron po tayo na room. And you can get a 5 EXP, a maximum of 100 times per day. You can be counted to earn EXP. Okay po? So, every we grab the mic po ay makakakuha po tayo ng 5 EXP. So, hindi na masama, ano? Eh, kaya tayo po ay nagkaroon ng 500 EXP agad-agad. So, tapos na po tayo doon sa grab the mic. Then, dito naman po tayo sa singing a song. So, ang singing a song po is napakasimple lamang. Ano? Ang inyo pong kantahin lamang doon is 25 times kayong kakantawang short cover. Tulad ng ginawa ko kanina, ayan po yung screenshot ko. Paulit-ulit lang po ako doon sa Love Story. 25 times ko po yung ginawa, short cover. And then, every song po is complete a song in the music room and you will earn 20 XP per song. Okay, so meron daw po tayong 25 songs per day and can be counted to earn EXP. So, yun po napakaliwan, sabi ni system na mayroon po tayong nakuha na 500, ayan, malabo, so screenshot po na lang, 500 EXP agad-agad once na matapos po natin yung 25 times short cover lang. Yun po, tip. And then, yung tip ko naman po sa inyo sa playing games. So, ang ginawa ko lang po sa playing games is naglaro lang kami ng dummy account ko doon po sa party room ko na every play one game in the room and you can get 25 EXP. Ano po? 25 EXP, maximum of 20 games per day and you can be counted to earn EXP. So, meron na po ulit tayo na 500 EXP doon po sa game. So, ang akin lang pong nilaro is yung billiard. So, hindi ako nag-antay ng ganun katagal dahil kapag pasok ko at magpasok ng dummy account ko, ini-end ko lang yung sa dummy account ko and then ako yung winner. So, 20 times ko lang siyang ginawa. So, napakabilis lang sa playing games. Ano po, pero dito po sa grab the mic talagang mag-e-effort ka. Okay, so dito naman po sa chatting with friends or with others, okay, napakasimple lang din po. Pero hindi ko pa siya nagawa, ano, hindi pa kompleto. So, uupo lang po kayo dito doon sa inyong party room, ano, solo mode, multi-mode.
Kailangan po 4 IDs and more. Then kahit na bawa meron ka mga dami account, paupuin mo lang doon and then magpatugtog lang kayo. Then tapusin niyo po siya ng 50 minutes, okay? Then tapos na. Magkakaroon na po kayo ng 500 EXP. Dahil ang sabi po dito is 10 okay, chatting in the room and you will get 10 EXP per minute during chatting and maximum 50 minutes. Okay, so 50 minutes nga naman. So 500 nga naman 'yon, 'di ba? Ayan. So ibig ko sabihin, once na ma-respond natin itong mga free XP na 'to, natural magkakaroon po ng laman yung ating party room kahit hindi tayo gumagastos. Pero kung ayaw mo naman pong mag-effort at ayaw mong intindihin itong mga sinasabi ko na free EXP, tapunan mo lang po yung iyong PR hanggang 6,000 worth of coins, wala pong problema. Hindi ka pa naabala. So, kasi po itong ating vlog na ito is for yun po sa iba nating mga supporters na mga baguhan na hindi po alam kung paano po ba itong sa free EXP na sinasabi. Actually, inuulit ko dun dito po sa ating sa lucky dito sa ating ticket or upper limit card, kumbaga, dun ako talaga nalito. Kumbaga, inaral ko uli po siya, and then ayun, maliwanag na po sa akin na ito po pala yung tinatawag na upper limit. Okay? So, ganun lang po yun. Imbis na 3,000 or 6,000 EXP, nakita nyo sa monitor, ayan po iaabot siguro hanggang kahit na 12,000 maybe. Ano, dahil ang sabi, Saturday and Sunday is madodoble po ang upper limit EXP niya. Anyway, so, obserbahan po natin bukas kung ano na. Pero ang masasabi ko lang po sa inyo, yes, hindi naman po porque mayroong mga task na ganito, eh, kailangan na natin gawin. Ano po? Siyempre, unahin pa rin natin yung ating mga trabaho, pamilya, hindi itong star maker ang ating titirahan. Kumbaga, itong star maker is only libang at lamang po. Pero since marami rin po ang nagtatanong at gustong maintindihan kung ano po itong bagong task na ito, so in-explain na rin po natin. Pero hindi po dapat natin ubusin ang oras natin dito sa loob ng Star Maker. Ano po, dahil dito, actually sa mga task na to, okay, sa mga task na to ako ay against. Okay, dahil napakahirap ma-reach ko yung grab the mic. Napakahirap yan, 100 times eh. So hindi ko talaga siya bet. Ginawa ko ngayon, ayan po, ginumpleto ko siya 100, ayan yung screenshot para po ma-explain ko po sa inyo ng maayos. Kasi hindi ko pwede siyang i-explain kung hindi ko gagawin, di po ba? So, ayun, ganun lang po guys, ayan, sana po ay nakatulong ako ng konti sa mga nagtatanong po. Comments lang po kayo dyan sa baba kung mayroon po kayo mga additional na katanungan at atin pong sasagutin. Thank you so much po and God bless!